Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung pinakalatest, talagang mainit-init na pinag-uusapan nga po ang dalawang movie nga po ni Richard Fulkerson Jr., mga kaaldab, na kung saan nga po ay gaganapin o kumbaga hindi natin alam kung yung isa international o yung isa kay Bea at kay Alden, mga kaaldab. Pero bago tayo magsimula sa ating pinaka main topic, pinapakita ko lang po ito sa mga bulag at bingi sa katotohanan, sa mga taong nagsasabi raw po ako ng fake news dahil napag-usapan nga po natin si Sir Ryan. Sabi ko nga po sa inyo, ito po yung video na kung saan nga po nagtandem si Ryan at si Maine Fulkerson, kaya magaang na magaang ang loob ni Sir Ryan kay Mengay. Dito lang po sa video na to ipinapakita ko po sa inyo na pagkatapos po na mag-perform ng Buwis Buhay ni Mengay, eh agad po siya iniyakap ni Richard Fulkerson ng mahigpit. Di po ba? Ito common sense na lang po sa mata po ni Mengay na parang maiiyak siya. Di po ba? Na kung saan talagang 101% ako, mga kaaldab, sa dami po ng 8 bulaga na kumbaga nakasama ni Mengay dyan, bakit kay Alden lang kakaiba? Bakit yayakapin ni Richard Fulkerson si Maine Fulkerson ng ganun-ganun lang kung wala po talaga silang relasyon? Hindi po ba? Real talk, mga kaaldab, wala naman po sigurong lalaki na pagkatapos mag-perform ng isang babae, lalapitan mo na tayakapin. Hindi pa po pwedeng i-congrats mo lang siya, kakamayan, di po ba? Pero ito kakaiba eh, kumbaga niyakap ni Alden si Mengay, di po ba, ng mahigpit, mga kaaldab. Common sense na lang pa sa mga taong sinasabing walang relasyon, magkaibigan lang si Mengay, mag-move on na kayo, Mr. Destiny. Kumbaga sana, kumbaga unawain at intindihin nyo po yung sinabi ni Mengay. Pawang kasinungalingan po yung sinabi ni Mengay. Real talk to, mga kaaldab. Sa mga dumadaan lang po, sa mga bumibisita po na sa channel ko, napakarami pong ebidensya at resibo nung mga panahon na kung saan po mapapaisip po kayo. Pero itong video na to sapat na dahil nga po, kumbaga dumating sa point na si Sir Ryan kumbaga ginawang model si Mengay para lang po sa iba, para lang po sa mga taong masasabi natin na alam nyo na, mga kaaldab, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya po tayong pananaw, di po ba? Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Ito po yung pinaka mainit, sinasabi nila, ako Mr. Destiny, wala naman teleserye si Alden eh, sinasabi standby lang. Alam mo ba ibig sabihin ng standby? Sabi ba naman sa akin, mga kaaldab, grabe no, guilty sila kapag sinasabing ganyan, kasi pag teleserye po kasi obligado si Alden na tumutok, tapusin, dahil malaki nga po yung kumbaga ano yun eh, malaking pera yung ilalabas. Siyempre babayaran mo yung mga artista, depende sa artista na yan, pag sikat mataas ang talent fee, di po ba? Mga crew is lahat babayaran, kailangan pagandahin, kailangan i-set up ng mas maganda, mas maayos. Di po ba? Kaya nga po inayawan nyo ni Alden. Totoo yan, hindi niya lang masabi ng direktaan, pero real talk, mga kaaldab, mas mabuti pa pong may ano eh, kaysa sa mga ganyan. Kaya nga po ako natatawa na lang po sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento sa channel natin. Okay lang, sabi ko naman po sa inyo, hindi naman po importante yung mga ganyan, di po ba? At doon po sa dalawang movie na sinabi ko nga kanina, po pwede pong yung isa doon kay ano, kay Bea at kay Alden, yung isa naman po hindi natin sure, mga kaaldab, kaya nga po producer eh, siya na po yung magpo-produce eh, hindi po siya gagawa ng pelikula, although baka pelikula na sinasabi nila eh pagbibidahan niya, pero pagkakaano ko, mga kaaldab, gagawa ng movie si Alden pang international, di po ba? Hindi po, ewan ko lang po, magulo po yung balita eh. Kumbaga, nagulantang na lang tayo, may movies, dalawang movie project. Hindi ko alam, mga kaaldab, kung siya nga po ba yung bida o siya lang po yung magpo-produce ng pelikula. Yan po yung inaalam pa po natin. Pero wala pa po. Hindi pa klaro.
Di po ba? At yung pagiging host, ito na yung kumakalat, center stage nga po daw ang kumbaga masasabi natin na gaganap o muling bubuksan yung center stage at pagbibidahan o magiging host nga po pala dyan si Richard Paul Carson. Although host na po dati si Richard Paul Carson sa center stage, baka ibalik yan, ha, mga kalda. Baka lang, ha, hindi pa tayo sure kung yan po o iba. Basta sabi ko naman po sa inyo, ano man po yung masagap natin, ano man po yung makuha natin balita o update, agad-agad ko naman pong ibibigay sa inyo. Agad-agad ko naman po itong ibabalita. Lalong-lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Di po ba? Ito naman po talaga yung kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny. 101% updated po tayo. Hindi po tayo magpapalinlang, hindi po tayo magpapadala sa mga emosyon na binabato po nila sa atin, sa mga masasakit, maanghang, okay lang yan, mga kalda. Basta sa akin, kung ano yung latest, yun lang naman po yung ina-update natin, hindi po ba? Yung mga bitter po, okay lang yan. Kumbaga, hindi ko na anuhan yan. Kumbaga, bahala na po sila kung ano po yung ano nila. Yun lang po, hindi po ba? Hindi na tayo magpapa... ano pa sa mga bagay na yan. Ang importante lang naman, kung ano yung mabalitaan nyo po, kung ano po yung sa tingin ninyong hindi maganda, pupunta lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Tapos, pag-uusapan po natin yan. Di po ba? Yan ang yung pinaka-latest ngayon nga po, ito yung trending. Mamaya na po yung kay Mengay. Gusto ko lang iklaro, mga kaaldab, sa mga bumabati ko sa akin, common sense na lang po. Kung ayaw niyo po yung update ko, nirerespeto ko naman po kayo at ginagalang. May mga bagay-bagay po na hindi nga maganda sa pandinig yung mga nasasabi natin. May mga update po tayo na ikinagugulat at ikinabibigla po nila. Di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, standby muna yung TS. Ibig sabihin, wala po. Kasi ang dami pong artista ngayon na nakasalang. Tapos mayroon pang collaboration galing sa mga bigating artista ng ABS-CBN. O, doon pa lang, kakain na po ng ano yan, buwan. Di po ba? Halimbawa, kanya-kanya po sila kada 1, 2, 3 months, iba-ibang artista. Di po ba? Real talk, mga kaldab. Kaya wala pong panahon si Alden talaga sa teleserye. Real talk yan, mga kaldab. Kung titignan nyo at babasihan nyo yung mga collaboration po ng mga artista sa ABS-CBN na pupunta po sa GMA Kapuso. Siguro naman po, hindi ko nababanggitin yung mga pangalan na yan. Alam ko naman po na napapanood at nakikita nyo naman po. Well, hanggang dito na lang po yung latest updates natin, mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest pong at mga bagong update po na ibibigay natin maya-maya lang.